Congrats. Yun na nga guys, so for today's video, naalala nyo ba itong isang ibon natin na BNG o Blue and Gold Macaw? So ngayong araw na ito, napag-desisyon ng una, i-pre-flight na siya na walang tali. So sa madaling salita, ipapaliparin na natin siya na malaya. So sinama ko rin pala yung mga ibon ko dyan kasi nandito tayo ngayon sa Morong. Ang problema dito sa pre-flight site na to, yun nga, matubig. So, dyan nga, kinakausap pa siya kasi syempre, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction niya sa pagpapalipad ko sa kanya na walang leash or tali. So, sana maging perfecto. Ayan nga pala, mayroon pala tayong kinabit at tiniram sa kasama natin na GPS para kung sakasakali na siya ay mawala, malocate pa rin natin siya. Siyempre, alam naman natin na baka lumayo yung ibon natin. Lalo pag gantong kalawak yung area. So dyan, tinry ko lang i-recall muna siya. Kung papansinin ako, pero sa sobrang parang nainibago siya, tulala at hindi ako pinapansin. So yan, tamang recall lang ako dyan kasi nga, titignan ko kung matatawag ko ba siya. So, tawag-tawag lang sa pangalan, tas whistle. Tas yan ulit, trinay ko ulit. Actually, ang tagal ng proseso na yan kasi ang plano ko, hinihintay ko siya na lumipad ng kusa o pumitik. So, susubukan ko lang muna siyang tawag-tawagin para at least ma-establish sa kanya yung recall niya. So, yan pa rin, wala pa rin nangyayari. Kaya, yan, tama recall pa rin. Siguro talaga naninibago siya dun sa area, kaya tamang ano lang siya, tanaw lang siya. So dito, ito na yung talagang tinutukan ko na siya kasi hinintay ko rin mawala masyado yung tao. So yan, wala na siyang leash dyan talaga. So i-re-recall ko lang siya dyan para malaman natin kung ano yung maging reaction ng first pre-flight niya. So kami pala, ang tawag pala dito ay pagsisertify na pre-flight na yung ibon natin. So nag-undergo na siya ng training. So unang recall, ayan, lumapit. Natawag ko siya. So sa pangalawang ano naman, siyempre susubukan ko siya. Kami kasi minsan ginagawa namin, tatry namin tawagin sila ng 3 beses. Tapos after nun, ipupukol na namin yung talagang parang ihahagis na siya. Pero ang plano ko dyan, hintayin ko siyang pumitik. So yan, after nung isang recall na yun, parang natulala na naman siya. Talagang parang hindi niya alam yung gagawin niya dito sa area na to. So yan, tatawagin ko ulit siya. So yun na nga, pumitik na, kaya hinayaan ko na siya ng buwan. So pakinggan natin to guys. Hala, ayan na. Yay, mag-explore na kayo. Ang galing ah. So dyan sa dipad niya na yan, medyo sa totoo lang alanganin pa rin ako kasi hindi ko nakikita yung sign na parang babalik siya. Although kinakabahan din naman ako, kaya lumapit na ako para at least mas madali sa kanya na masala ko siya. Yun nga lang, bumaba siya sa damuhan. So hindi siya bumalik talaga sa akin. So dito sa palipad na to, nakita ko yung mga kukulang dun sa training niya. So number one, ano ba yun? Yung bonding. Tapos yung, syempre yung stamina niya. At saka syempre dun sa pre-flight site kasi parang ang daming mga ano, distraction. Yun nga, yung tubig, actually nakakasilaw yun kasi yung araw. Since bago lang siya sa outside world, kaya parang bago yun sa kanya. Plus yung mga ibon na nabugaw no lumilipad siya, kaya eto, pinahinga ko na lang siya tapos pinalipad ko na lang muna yung mga iba naming dalang ibon. So yun, siguro balik tayo sa training, mayroon tayong mga adjustment sa proseso. So ganoon naman lagi, kapag may proseso kang ginagawa, pag hindi effective, syempre baguhin mo. Pero kung yung proseso na ginagawa mo ay naging effective, ituloy mo lang tapos i-enhance mo. So yun, sana mas certified pre-flight ko din siya sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, siguro dadagdagan ko yung training niya. Kasi feeling ko doon ako nagkulang. Kasi yung oras nga, parang nangyayari. Kasi pinapakain ko siya. Tapos
Itawag ko lang ng twice. So, sa banding siguro, dagdagan natin. Plus yung mga ano niya, yung paglipad niya. Kasi yung kaninang lipad niya, parang ano eh, hindi siya, parang hindi ko pa siya ganun kayang tawagin. Kasi umiikot siya, bumabalikwas. Pero yung paglapit niya sa amin, kinulang eh. Siguro yung hingal din, tapos yung nalilito siya dun sa dami ng ibon. Kaya yun, sige. Tutuloy ko na lang yung training natin and then panoorin na natin sa next video. At least meron mo tayong next vlog. Kaya yun, actually sa totoo lang, kahit nakikita nyo na matagal na ako mag-ibon, may mga adjustment pa rin ako kailangan doon at mga bago na natutunan since ito ay isang bagong klase ng ibon na hinandel ko. Yun naman yung gusto ko, nag-challenge tayo. Salamat pa lads sa mga nakasama ko dyan, si Boss Robby, si Boss Roll B, at saka sila yung salamat.